utak lunang, tuluyang gumaling sa AH1N1 sa bansa, ayon po yan sa Department of Health. At para mapigilan ang lalo pang pagkalat ng virus, inilunsad na ang Oplan Flunas. Layunin ang proyektong yan na hikayatin ang lahat na palagi ang maglinis ng bahay, ng opisina o anumang lugar. Dapat i-disinfect yung mga madalas hawakan ng kung sino-sino. Nakatutok si JP Soriano. Sa dami raw ng hinahawakan ng mga tao sa pang-araw-araw gaya ng telepono, hawakan ng pintuan, keyboards, pushcards sa pamilihan at iba pa, hindi raw malayong makakuha ng virus kung kontaminado ng flu virus ang mga bagay na ito. At ngayong kumalat na ang H1N1, dapat daw dobilihin ang pag-iingat sa mga hinahawakan. Once you touch them, the virus is there. Somebody else who comes in and touches it can get the virus readily. And the more virus that is in your hands because you did not hand wash, the more virus you have it, the more likely it will spread. Maaari raw tumagal ng ilang oras ang virus dumikit sa isang solid na bagay na galing sa bahing halimbawa ng isang taong may flu o H1N1. Depende sa temperatura ng lugar. Kaya dapat raw maghugas ng kamay, kumain ng masustansya, alagaan ang resistensya, at umiwas sa stress para hindi madaling kapitan ng virus. Ang pagtamang paraan ng pag-ubo, tapos yung ang tamang paglilinis sa bahay, no? Kasi pag ubo mo, so yung virus, pwede yung tumigil dyan sa mga lamesa, sa doorknob, sa bag ng mga bata, no? So we have to emphasize surface cleaning. At kahit wala pang bakuna sa merkado pangontra H1N1, inirekomenda na ng UP Institute of Health ang pagpapabakuna ng mga anti-seasonal o common flu shots, lalong-lalo na sa mga taong edad 60 pataas. Dahil nga tila posibleng madamay ang lahat sa H1N1 scare, nagkaisa na rin ang ilang privado at government sector para ilunsad ang Oplan Flunas kung saan magkasama-sama ang mga kumpanya para umpisa ng pagpapanatili ng kalinisan sa mga kani-kanilang opisina o negosyo. Oplan Flunas is actually inviting all the other institutions as well to join the campaign. We're talking about flu prevention through education. Kaya nga pati ang asosasyon ng mga supermarket sa bansa, inabaysuhan na ang mga miyembro nito na doblehin na ang paglilinis ng hawakan ng kanilang mga pushcarts at basket. Ang supermarket nga na ito sa May Quezon City, alcohol na ang ginamit na panglinis ng mga hawakan ng pushcarts. It would be good, no, na kapag medyo maselan tayo at you know, try to avoid, no, disease these days, di ba? Yun na nga, magdala tayo ng siguro wipes, hanky, no? Kasi medyo mahirap magdala ng alcohol. Sanitizer, hand sanitizer, di ba? Oo, lagyan lang ng konti. Ang ilang mamamili, mas nag-iingat na rin ngayon pagkatapos mag-grocery. Katapos maghuhugas ako ng kamay na sasabonin ko. Pero kahit narito na sa bansang H1N1, paalala ng mga eksperto, huwag magpanik, bagkus mag-ingat lang parati. JP Soriano, nakatutok, 24 oras. At yan po ang mga balita ng aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Mula sa tahanan ng katotohanan, ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito bang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotekta. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatutok kami 24 oras.